morning, A Global! Good morning! Nakaka-tense pa lang tumayo dito. Anyway, nandito po kaming dalawang mag-asawa. I-share po namin sa inyo yung nangyari po sa aming health crisis 2012. Background lang po ng konti, we work at the hospital. Siya po ay isang finance manager, accountant po siya by profession. Ako naman po, purchasing officer sa Bernardino Hospital, sa Nabaliches po. January 2012, he was diagnosed of stage 4 laryngeal cancer. Ang slide po. Yan picture pong yan, 4 months before, bago siya na-diagnose. Ibig sabihin po, meron na tayong nangyayari sa lalamunan, hindi pa natin nalalaman. Walang symptoms. Wala kang nakikitang nararamdaman whatsoever. Ang ironic pa doon, we both work at the hospital. Libre ang check-up. Libre as in libre kasi almost siya 15 years that time, ako 13 years. So, ang cancer na didinig natin, di ba? Pero pag nasa atin na, iba na yon. Kasi we pity for the person na may cancer. Pero pag nasa iyo na yung cancer, eto na yon. Mahirap tanggapin. Mahirap isipin, totoong may cancer, di ba? Nakakaiyak sobra kasi ang hirap tanggapin. Ang lalamunan daw niya, malapit na magsara. Eventually, magsasara na buong lalamunan. Nakita lang na merong konting doon, yung pala, lumagpas na siya sa bones. Lumagpas na siya sa bones. Pwedeng ano siya, ibig sabihin nun, lumagpas na sa bones. Yan po, we were required for the procedure. Yan po ang mga procedure namin. The CT scan and the biopsy. Ang CT scan, biopsy, ano na lang po, parang confirmation ng science. Pero ang doktor, sabi sa amin that time, end stage. Sabi ko, anong end stage? May letter R ba? May letter P? Hindi. Sabi niya, letter N? Hindi. Ibig sabihin, the end. End stage, the end. Sabi ko, wala man lamang choices na iba. Tapos sabi niya, magpo-procedure na. Sabi niya, cancer ako. Wala man lamang akong iinumin. Precisely, kasi walang gamot si cancer. So, anong choices? Wala, di ba? Kami, we were advised to have the CT scan. So, ang CT scan, magpapatunay lang talaga na totoo lahat na may cancer na nga. Nag-uusap talaga kami, eto na talaga yun. Nakakaiyak kasi parang nanonood kayo na maalala mo kaya. Kaya lang, kayo yung pinapanood nyo, di ba? Wala kang ibang gagawin, kundi susundin lang. Eto mga laboratory na to, para malaman kung ano gagawin protocol. So, afternoon, we were advised for another hospital. For another hospital, para mag-refer kami sa isang hospital naman. Nagpunta naman kami sa Capitol. Kasi ang advice sa kanya ay, mula dito hanggang doon, tatanggalin ng bukol. Parang manok, gigilitan, tatanggalin ng buong lalamunan. And lifetime, dito ka nakakain sa peg, sa tiyan. So, paano yun, di ba? Paano yun? Paano pag umorder ka? Sabihin mo, paki-blender nga po ito, di ba? Hindi na, di ba? So, ang prayer natin, yan po yan. Ang prayer natin eh, paano gagawin namin? Pero kailangan namin mag-decide. So, the doctor says, another option, the option B. Uunahin ng radiation chemo, but after radiation chemo, ganun pa rin, gigilitan pa rin daw ang leeg. Tatanggalin ang buong lalamunan kasi paliliitin lang daw. Pero mas mahirap na siyang operahin kasi sinunog na siya ng radiation. Ang radiation is 35 days every day.
six session 25. Of chemotherapy. Sa lung center ang radiation, sa heart center ang chemotherapy. Pinagtabi ko na yung hospital. Yan po ang itsura niya noong first chemo day. Sa lung center po yan. Ay, sa heart center po ang first chemo day. So, dumating po ang pagkakataon na yun po ang aming binigay sa amin ni Lord. Piliin namin ang option B. After nun, ayan po, after biopsy, ibig sabihin, kumuha po ng tissue sa loob. Mas lalo pa po siyang lumaki. Nilaway ni tubig, hindi na po nakakapasok. As in, wala na po. Ang ginagawa po namin, pagkain po niya, ayan po, mas lumaki pa po sa lung center po yan. Every day po kami nandyan for 35 consecutive days, except Saturday, Sunday. After po nun, mas lalo lumaki, wala na po siyang boses. Wala nang boses, wala siyang salita, hindi na siya nakakain sa bibig, nilaway ni tubig. 2 hours ko po ginagawa ang pagkain niya everyday. 2 hours for the whole day feeding. Feeding po, ibig sabihin po, ilalagay po sa tube yung kanyang pagkain. Ayan po, kung makikita nyo, I make it a point na maging happy sa harapan niya. Kasi mahirap na mawalan siya ng pag-asa. Mahirap natanggapin na end stage, paano mo i-reverse, di ba? So, hanggat maaari, pagdating ko sa loob ng kwarto namin, nasa masaya akong atmosphere. And thank you, Lord. God gave me so much strength. Kasi hindi kakayanin mo yung pag-asa. Yan po mga pip chemo with her sister dumalaw po sa amin sa heart center. Kung mapapansin niyo po, very black na ang kanyang part ng lalamunan. Kasi po, sunog na siya. Sunog na sunog na. Hindi na siya gano'ng nakaka-react. NR po, no reaction. Hindi ko alam, ayokong tanungin kung masakit, kung saan naman. Yan po ang nangyari po after na po lahat ng procedure. Nasunog, and yet malaki pa ang bukol sa labas. So hindi namin alam kung gano'ng kalaki ang bukol sa loob. Paki, ano po ang yan? Meron pong video yan. Ito po ang first video na makikita nyo kung paano po ang lalamunan nagkakaroon ng bukol. Hindi natin iisipin ang lalamunan nagkakabukol pala. So, yung mga nag-smoke po dito, beware po. Possible po. Marami for sure. Yan po ang isang daw pong dahilan. Smoking and drinking so much. Although, hindi naman po siya ganun ka-heavy, but possibly bumagsak ang immune system. We all have the cancer cells. Kung makikita niyo siya, ay, ano na po yan? Second, may first video siya na makikita ang ano, ang bukol po sa lalamunan. Yung bukol po na halos punong-puno na po yung kanyang lalamunan. That's the first video. Ito po, February 1 po to ginawa, bago lahat po ng treatment. Ayan. So, pinapasok po yung optic camera ng laryngoscopy po sa ilong, patungo po sa lalamunan. So, kung makikita nyo, yan, madilim. Hindi na po nakikita ang esophagus. Yung esophagus po, pinapasukan ng pagkain natin sa bibig. Kung pag, ano, di ba, ang galing ni Lord. Tito nyo, para siyang may mga nana. Di ba? Nakakatakot. After that video, talagang nakakaiyak, di ba? Hindi mo alam kung ano dapat namin gawin. Lord lang, Lord, ikaw na ang bahala sa amin. Ikaw na ang bahala mag-guide sa amin. Then we decided to start the radiation chemo. Yan na po yun.
So natapos po radiation chemo, that's the end. Yan po, stop the video. Nung matapos po ang radiation chemo, 35 days and 6 session chemo, the medical oncologist were advised us for another cycle chemo. Nagalit siya. Chemo na naman. Di ba nag-chemo na ako? And this time, it's a target therapy. Target therapy, ginagamit na raw dito sa Southeast Asia, but not yet in US. But it's target therapy that costs 165,000 per session. Sabi sa amin ni Dr. Hernandez, magpahinga lang muna siya magpalakas. Paano lalakas kaya? Wala na siya noon, wala na siyang reaction. Payat na, nagmukha na siyang lolo. So, paano? Nagpunta ako ulit sa hospital where I work, kasi ang owner ng hospital is also my cousin. Sabi ko, we were advised for another cycle chemo. Paano yun? Sabi ko ganun, pag nag-chemo to, baka pangalawa pa lang, pumirma na to. Kasi talagang wala eh. Lagi lang siya nakahiga. So, paano ang gagawin? Some people send me some at Facebook. Nag-send sila ng mga anything na pwede naming alternative. Madami, iba-iba. May binigbigay sa amin nga na kung ano-ano. Kung pwede nga lang, bigyan siya ng anting-anting noon that time para lang mabuhay ka. Pero talagang mahirap i-reverse eh. Kahit ang doktor ang nagsabi sa amin, napakahirap nito. Pero pag napili nyo yung tatanggalin lalang muna, bibigyan ka ng support group. Support group, yung ba kailangan natin that time, di ba? And then, nangyari na nga, nag-meet po kami sa SM True Friend ni Doktora Lori de la Cruz. Sinyari niya po ang C24/7. That time, wala kami nasa isip kundi gumawa ng ibang paraan. Something to do rather not doing anything. So, ganyan po. Ito po ang paano kung pagkain na ginagawa namin. Last 2 hours ko pong ginagawa yan everyday. Then, sinushoot po sa peg sa kanyang chan. Directly sa chan. So, hindi po mahirapan 9 capsules a day. 1 colidus and 1 restore life budget constraints kasi madami na C24/7. So, hindi siya mahirapan kasi dito lang. So, yun yun. After 2 months and 1 week, we are advised to have another laryngoscopy. Ayaw pa niya. Natatakot siyang makita ulit yung bukol sa lalamunan. Yun yung second video. Yung second video na yun, makipakita natin second video. Yan po, ina-identify kung sino po yung kinukuha ng laryngoscopy. Ayan, ano po, yan po. Ang doktor po yan, yung pinapasok niya, ilang beses niya po sinabi, as you can see, 4 na as you can see, kasi siya mismo, hinahanap niya yung bukol, nawala ang bukol. Wow! Grabe, di ba? Sobrang amazing. Talagang kahit si doktor, Dr. Claritet po ang pangalan niya sa Capital Medical Center. Kaibigan din po siya ng doktor na nasa Bernardino. He was so surprised. Pero mo, yung dating major problem, nawala ng ganun lang. Di ba? C24/7. Hindi na kami nag-under ng chemo. Ayun na yon. Ayan, nahawakan niya na po yung feeding niya. Nahawakan niya. Dati po, for so many months, hindi niya po yung nahawakan kasi mahinang-mahina siya. Ayan, no? Meron ka nang nakikitang happiness sa mukha niya. Meron na siya nakikitang pag-asa. Diba? Si 24/7. Nakita niya lahat ng pag-asa. Ayan. Kung makikita nyo,
na-surprise sa mga doktor. Kahit lahat siguro ng doktor maso-surprise, kahit si doktor ano, na-surprise na hindi daw po pwedeng from maganda, ay from pangit to maganda. Pero yun po talaga binigay ni Lord. Nakakapagpasalamat lang kay Lord na we take the risk. Kasi sobrang risk eh, di ba? Na si 24/7 dineside namin gawin. Wala naman ako nadinig na cancer na ganun, pero ayan po, sa hospital, yan po ang daughter ko, isa po siyang nurse. Siguro dahil taga-hospital naman ako sa admin office, tinatanong lang nila ano daw yung binibigay ko. Sabi ko, food supplement lang yan. So they don't mind. But just the same, yan po yung still picture. From tumol to wala na. Sobrang... Ayan, ano po yan, may exact date po talaga siya. May exact date. So, siguro po ano, magiging parting words. Minsan sa buhay natin, may nangyayari mga pagsubok sa atin, di ba? Pero, pray natin si Lord magka-guide sa atin. Risky, yes, of course, risky. Pero, di ba? Lalo na yung mga guests, di ba? Si 24/7 nyo, unlucky bagay sa amin. Unlucky bagay na binigay ni Lord. So, thank you sa board of directors, sa mga upline. Sobra-sobra. Yan po yung pamilya ko. Yan po kami, dalawang anak namin. Yan po si Dr. Claridad ng Capitol Medical Center. Parting words for my husband. Ay, nakakapagsalita. Good morning, everyone. Ito ko lang pong ipapot na napaganda ng ating produkto. Sana maging inspirasyon ito, lalo na sa may mga sakit na dumanas na katulad ng dinanas ko. Na kahit stage ko na po, meron pong pag-asa. Meron po tayong magandang produkto ay pwedeng makalakas sa atin. Maraming po salamat. Nagpapasalamat po ako sa una sa Panginoon. Siyempre sa aking may bahay na nagtsagang mag-alaga sa akin, sa aking mga pamilya. At sa nag-introduce sa amin ng si 24 kay Dr. Lori at saka sa kanyang mister, si Manny de la Cruz. Maraming salamat sa inyong lahat. To God be the glory. Thank you so much. Grabe, power! Galing-galing! Yes.